Hello mga kaparikong, isang magandang umaga muli, magandang araw sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman ay nasa mabuti rin kalagayan. At ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang kung paano gamitin ang mga lumang internet wifi ninyo. Okay, ang tanong is, pwede pang gamitin pa ang mga lumang o pinaglumaan na mga internet wifi. Marami sa atin may mga ganyang mga gadget pa. Akala natin wala nang gamit. Yung iba tinatapon na lang. So alam nyo ba mga kaparikong na ang mga lumang mga internet wifi natin o router natin ay pwede pang gamitin as a extender. Yeah, tama. Extender. Internet Wi-Fi extender. Ang ibig sabihin niyan. Yan. So yan. So yan ngayon ang i-discuss natin mga kaparikong. At isa na namang video ang ating gagawin ngayon para may bahagi rin natin sa mga iba na hindi pa nakakaalam ay matuto rin sila na gamitin ang mga luma o mga pinaglumang mga Wi-Fi router sa kanilang tahanan upang magamit pa ito as a Wi-Fi extender. Okay, so start tayo mga kaparikong. Okay, so ito yung mga pinaglumaan ko na mga router natin, mga Wi-Fi internet modem router natin mula sa mga iba't ibang ISP natin, internet service providers natin. So na mayroon ako dito na Globe at Home prepaid Wi-Fi, mayroon akong PLDT Home DSL dito, at ito another Globe broadband, at isa pa dito yung PLDT Home DSL natin. Yan, so lahat nagamit ko yan guys, at luma na mga yan, lahat ay mga luma na. Yun. So, yan ang mga kakailanganin natin. Si-set up natin ito, ko-configure natin itong mga ito para magamit natin na internet Wi-Fi extender natin. Pwede itong ilagay sa ating mga kwarto kung ito ay kung yung mga router natin ay medyo malayo, medyo pagpunta ka na sa kwarto mo ay mahirap nang makahagap ng signal. Pwede itong gamitin, or let's say yung router mo na install dun sa baba at yung kwarto mo nasa second floor, nasa third floor pa, mahirap nang makaabot yung signal dun ng inyong wifi. So pwede natin gamitin guys itong mga old router ninyo, wifi router ninyo, para maging extender dun sa kwarto ninyo, at para syempre lumakas yung signal. Okay, so isa yan sa mga kailanganin natin. At syempre, kailangan din natin ng laptop or mismo itong ating mobile gadget lang ang ating gagamitin para sa kaunting configuration niya mamaya. Okay, so dyan lang muna guys. Tuloy natin mamaya. Okay, so ang first step na gagawin natin ay i-reset muna natin itong old Wi-Fi router na ito. Okay, so nakikita ninyo dyan yung maliit na butas, small hole na reset button, or may butas dyan, yan. So yan yung i-reset natin. Okay, so reset natin guys bago natin magamit ito. Kailangan natin ibalik doon sa default niyang parameters. Okay, so yan ang gagawin natin. So ang gagamitin ko lang dito ay mayroon akong pantusok dito. Ito yung Allen wrench natin. Pwedeng gamitin ito. Basta papasok ito, kakasya dito sa butas. I-press lang natin ng mga 10 seconds hanggang sa mag restart yung system, yung gadget na ito. At ibig sabihin, pag umilaw yung mga indicator niya rito, yan, pag umilaw yung mga yan, nag-restart na siya, nag-reset na siya. Okay, so bago natin gawin yan, i-power on muna natin. So nakalagay na yan yung power adapter. Ipa-power up lang natin itong old Wi-Fi natin, router na ito. Okay, so ito siya, Ipa-power up lang natin. So 12 volts lang naman ito. Okay, yan. So ilagay ko dito guys.
Ayan. Okay, so nakita ninyo, umiilaw. Ayan. Ayan. Okay, so ngayon para magamit natin ito guys, ibalik natin sa default na parameter nito, i-reset natin. Okay. Ayan, so reset lang natin ano. Ayan, ipipress ko lang siya dito, hindi nyo nakita kasi medyo maliit itong space ano. At saka mag-isa akong nagbibideo nito. Okay. Ayan, so yan. Ayan, pipress natin ng ano, makikita ninyo mga 10 seconds. Hintayin lang natin. Ayun. So, yun. Pag umilaw yun, guys, ibig sabihin, nag-reset siya. Yun yung indication na nag-reset na yung system. Okay. Okay, guys. So, i-type natin dito sa username at saka password nitong firmware ng Globe na ating nireset. Okay? So, ang ano niya is admin. So dapat yung admin ang ano natin, tapos yung password niya, ang password nito is ito, pasok natin yung 3 U, pakita ko na kasi hindi nyo naman magagamit ito kasi wala naman sa inyo itong unit. H2 V na wala. E. Okay. M. E. Yan, so kailangan nating input lang itong default na password ng ating lumang router. Yan, so pwede nating i-log in guys. Just click on log in. Yan, so kikita natin dyan, napasok natin yung firmware nitong lumang wifi or internet router na ito. Pupuntahan natin, diretso tayo guys dito sa may network. Okay, so puntahan natin yung network, tapos check natin, pupuntahan natin yung LAN. Bakit LAN? Kasi yung LAN na lang ang gagamitin natin. Mamaya papakita din natin kung ano, yung gagamitan natin ng RJ45 na patch cable. Okay, dito sa LAN guys, sa DHCP server, ang papalitan lang natin itong IP address kasi naka default siya sa 192.168.254.254 kasi ito ay ginamit noon as a router, internet router or router wifi. So ngayon papalitan natin yan, isusunod natin dito sa gamit nating or current na gamit nating Globe din na broadband internet. Okay, yun yan. So yun ang papalitan natin. Pangalawa ay kailangan nating i-disable itong DHCP server. Ano naman itong DHCP server? Ito yung pwede nating IP addresses na pwede nating magamit just in case ito ay nakakonek sa ating router modem or ginagamit nating router modem at the same time yung wifi nya. So yung ranges ng IP addresses na pwedeng gamitin
ito po yun. Pero this time, gagamitin natin Wi-Fi extender na lang itong unit na ito, kaya di-disable natin ito. Okay, so in-unclick natin yung enable DHCP server. Yan. Tapos, ang papalitan natin itong IP address. Let's say, palitan natin ito ng 192.168.254.40. Yan. Tapos, isi-save natin, guys. Isi-save natin. Okay? Yan. Or, submit lang natin, guys. Okay, nag-session timeout siya. So, kailangan nating mag-log in uli. Gamit yung kanina, no? Yun. So, puntahan natin uli yung network. Tapos, sa... siyang, ano, signal, yung wifi natin, yung extender natin, o yung repeater natin. Eto. So, napalitan na natin kanina ng, ano niya, ng IP address niya. 192.168.254.40. Ngayon, ang gawin natin, itong patch cable na to na may RJ45 connector from our internet router, isasaksak natin dito sa ating lumang ano router. Okay, try natin saksak dito, ah. So, wag na yung sa DSL, guys. Dito na lang sa kanyang local area o LAN port. Try natin mamaya kung mag-connect siya, mag-re-repeat siya, o dito, mag-extend siya ng signal. Internet. Yun. Yun. So, naipasok natin, guys. Yan. Okay, so umilaw yung LAN 1 kasi connected tayo. Ayan. Ayan, disconnect natin. Tapos, i-connect natin uli. Okay, so connected tayo. Napansin nyo, guys, nung nag-connect tayo, kumpleto na yung signal strength ng ating wifi. Yan, nakita ninyo, yan, may internet na siya. Yan. So, ang gamit natin ngayon, kung i-check natin dito sa baba nito, ayan, ito yung CTE kanina, ayan, tingnan niyo, guys, dyan tayo nakakonnect ngayon. Ito yung pinalitan natin ng 192.168.254.40 na ano kanina, IP address. So tinanggal na natin yung DHCP niya. Okay, so nakakonnect siya, tingnan niyo, may internet na siya. So try natin, para masabi natin connected nga tayo sa internet na, try natin sa YouTube kung meron. Yan. Okay, so yan. So ganyan lang kasimple, guys. So meron na siyang internet. Pwede nyo i-test, speed test yung ano, speed ng binabato niyang internet sa inyong gadget. So, ganyan lang kasimple, guys. So, meron na siyang internet. Yeah. So, nakakonnect tayo sa ating ano ngayon,
Wi-Fi extender na yun. O, repeater. Ayan. Ayan. Ito yung ZTE. Ayan. Okay. Ito yun. Ayan na yun. So, yun, ganyan lang kasimple, guys, kung paano gumamit o gumawa ng, ano, ng Wi-Fi extender o repeater gamit ang inyong mga lumang pinaglumaan ng mga internet router o kaya modem. So, okay. So, guys, maraming salamat for watching. Thank you for watching. And please like our video, like our channel, subscribe to our channel para sa mga susunod nating mga tutorials na gagawin dito. So, once again, this is Edwin. Thank you so much. Okay, guys, ganun lang kasimple, ano? So, maraming salamat. Thank you for watching again for the, our video tutorial this time. And I hope you will again watch our videos, our vlogs. And if you don't still subscribe to our channel, please click on the subscribe button below. At the same time, please like our video.